Pulis na nagtanim ng ebidensya at ng torture sa mga drug war victims sa Caloocan, hinatulang guilty. 600 na manggagawa sa isang garments factory sa Cavite, tinanggal. At draft ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act, inilabas na. Yan ang ilan sa nakalap naming balita sa Atake Alert. Guilty ang paghatol ng korte kay PO1 Jeffrey Perez ng Caloocan Police sa pagtatanim ng ebidensya at pagtotorture sa drug war victim na sina Carl Arnaiz at Reynaldo D. Guzman. Sa desisyon ng korte para sa kaso ni Arnaiz, hinatulan si Perez ng hanggang 4 taon at 2 buwang pagkakulong para sa paglabag sa Anti-Torture Act of 2009, dalawang termino ng life imprisonment sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at reclusion perpetua para sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hinatulan naman si Perez ng reclusion perpetua sa ilalim din ng Anti-Torture Act para sa kaso ni D. Guzman. Ayon sa Philippine Coalition for the International Criminal Court, isang welcome development ang nasabing conviction. Pero itinuturing din nila itong drop in the bucket dahil sa libo-libong kaso ng drug-related killing sa bansa na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Sa katatapos lamang ng Universal Periodic Review ng United Nations, ilan sa mga rekomendasyon para sa Pilipinas ay pagsasagawa ng investigasyon sa human rights violation na bunga ng war on drugs at pagiging miyembro muli ng International Criminal Court. Inilabas na ng National Telecommunications Commission ang unang buong draft ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act. Tinututulan ng maraming grupo ang pagsasabatas ng SIM registration dahil banta ito sa right to privacy ng isang individual at hindi ito sagot sa mga krimen at tech scams. Yung Implementing Rules and Regulations, yung draft na pinublish ng NTC, ganun pa rin naman, no? Yung concerns natin hindi naman na-address kasi mismong yung batas yung nakikita nating problematic. Hindi pinagbabawalan sa IRR na pwedeng kumuha ng third party ang mga telco para sa implementation ng SIM registration. So kung nangyayari na kukuha pa ng iba pang kumpanya, contractor, para mag-implement ng mismong registration, ay lalong lalawak yung vulnerabilities or yung threats doon sa ating data. Sa Rosario, Cavite, nasa 604 na manggagawang rank and files ng LS Philippines Manufacturing Incorporated, isang garment factory ang nawala ng trabaho dahil sa biglaang abiso ng pagsasara ng kumpanya noong October 17. Ayon sa management ng pagawaan, dahil ito sa anilay pagkalugi na aabot sa 46 million pesos simula noong 2019. Ngunit ayon sa unyon ng mga manggagawa, ang dahilan ay para buwagin ang kanilang unyon, tanggalin ng mga manggagawang may edad 45 pataas at makaiwas sa pagbibigay ng dagdag na 28 pesos sa kanilang sahod alinsunod sa wage order number 28. Wala rin daw dokumentong ipinapakita sa kanila tulad ng board resolution mula sa South Korea-based parent company nitong Lee & Company Limited na magpapatunay sa pagsasara ng kumpanya. Bilang tugon, nagsampa ang mga manggagawa ng kasong union busting sa Dole and CMB Imus. Nagprotesta din ang mga manggagawa ng LS Philippines sa harap ng opisina ng Dole sa Maynila noong November 21. Sa Maynila, aabot sa 184 na pamilya ang apektado ng serye ng mga demolisyon sa komunidad ng Maisan sa Sampaloc. Dalawang residente rin ang inaresto at dinala sa Smart Police Station sa Maynila noong November 17. Pinalaya lamang sila noong Nobyembre 23 matapos magpiyansa ng 6,000 piso bawat isa. Pilituni lang inukuha yung side guard ko. Kakat ako po, bigla akong may sumakal sa akin. Nakal. Tapos binuwat, pinagtulungan nila ako, pinasok ako sa may loob ng sakyan. Matatandaan noong 2020 sa gitna ng mahigpit na lockdown ay dinemolish din ng 78 na makeshift shelters sa Maisan. Binantaan din sila na aarestuhin kung hindi aalis sa kanilang lugar. Hindi po namin gusto yung ganito nangyari sa amin. Na iba kami ng daga na inaabol. Patuloy namang nananawagan ng mga residente ng Maisan para sa agarang pagbibigay ng pabahay at hanap buhay sa kanila. Naghain naman ang Student Council ng College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines ng resolusyon na kumikilala sa Sunshine Media Network International bilang illegitimate media outlet at red tagging and disinformation machinery. Sa regular na programang Laban Kasama ang Bayan,
Kabi-kabilang pagpapakalat ng maling impormasyon at red tagging ang ginagawa ng SMNI sa iba't ibang mga grupo at individual. Sa resolution, nakasaad na hindi pahihintulutan ng SMNI na maging bahagi ng kahit anong aktibidad ng mga estudyante sa loob ng nasabing kolehiyo. Samantala, patuloy na naninindigan ng religious group na Rural Missionaries of the Philippines laban sa kasong terrorist financing na inihain ng Department of Justice noong August 2022. Hindi bababa sa 16 na individual ang kinasuhan sa ilalim ng Anti-Terrorism Financing Act, kabilang ang ilang madre at staff. Ito rin ang naging dahilan kaya na-freeze ang kanilang bank accounts. Nananawagan ng RMP na itigil na ang atake laban sa kanilang organisasyon na mahigit 5 dekada na ang nagsisilbi sa mga rural poor community sa bansa.